What's up, everyone? So, good morning, good afternoon, good evening, kung anong oras man dyan sa area ninyo. Ayan, so, gala uli kami ngayong araw. Kasama ko uli si Boss Ivy. Ayan, so, medyo magtatanggal kami ng stress. Medyo excited ako dun sa pupuntahan namin. Kasi, first time talaga, lalo-lalo na si Boss Ivy, first time niya itatry yun. So, ngayong araw, bibiyahe kami papunta sa Tough Guys Shooting Range diyan sa may Cubao. So magpa-firing kami doon. Great experience din naman 'to para well, sa akin, oh, pantanggal stress tapos kay Boss Ivy. Ewan ko kung mag-enjoy siya ron. Pero feeling ko naman kasi first time nga eh. Baga hindi naman sa araw-araw na ginagawa mo eh matatry mong makapagpaputok ng barrel na legal kasi alam naman natin na merong guidelines ang batas sa paghawak at paggamit or kung magmamayari ka man ng mga barel. So by the way, ang gagamitin nga pala namin doon is isang 9mm, isang 45 caliber, then shotgun. So ako gagamit ng 45 caliber, then 9mm lang ipapagamit natin kay Boss Ivy. So yun nga, sabi nga nila nakaka-enjoy tayo yun. So, let's go, let's go. So yun nga yung area kung nasan yung Tough Guys eh, nandun lang naman siya sa may bandang Cubao, sa may Liberty Street. Yan, so handgun lang muna tayo. Yun, yung gagamitin nga namin is pistol. Yun, meron mga maraming klase ng handgun, pero ang alam ko lang kasi is yung pistol at saka yung revolver. Ang pinagkaiba nilang dalawa, yung pistol is merong single integrated chamber dun sa kanyang barrel. Unlike dun sa revolver, yung revolver kasi meron siyang multiple chamber with single barrel. Yan. Then, noong early 1550s, inintroduce siya or ginawa yung handgun or pistol sa Europe. Tinawag nila yon na pistolet. So, derived from the Middle French word na small pistol. O, sabi nga, pistolet. Pistol na maliit. Yan. Then, nung nag-1570s na, nag-start na sila na gamitin yung English term niya as pistol. So, yung mga marunong dyan na viewers natin sa barrel, you can correct me if I'm wrong. If ever, you can give an additional information kung ano pa ba yung meron dun sa pistol or handgun. Ayan. Meron din akong nabasa na maraming klase pala ng pistol. So, meron tayong tinatawag na to correct me, si yung 9mm. 9mm kasi yung chinek ko eh. Kasi yun yung gagamitin ni Boss Ivy para sure ako dun sa magiging safety niya. Well, feeling ko naman kakayanin niya na gumamit ng 9mm. Ayan. Back on the topic, maraming klase pala ang 9mm. So, meron tayong tinatawag na 9mm Ultra. Meron ding 9mm Browning Long. Merong 9mm ABC or Advanced Ballistics Concept Mi Bullet. Ayan. So, meron din tayong 9mm Federal. So, at meron pa marami pang klase. So, yun lang yung halos tumatak sa isip ko ng mga pangalan na 9mm. Dati akala ko pagka sinabi mong 9mm, isang style lang ng barrel. Mamaya siguro papa-educate din tayo dun sa magiging mag-instruct sa atin. Kasi meron din naman instructor dun sa Tough Guy. Kaya even na baguhan ka or first time experience dun sa pagpa-firing or dun sa shooting range nila, meron ka pa rin confident na kakayanin mo. Kasi meron namang proper instructor at saka proper guidelines dun sa gagawin. So, nandito na kami sa West Camias.
konting oras na lang, nandun na rin kami dun sa shooting range. Ayun nga rin pala, nung chinek ko rin yung FB page nila, yung sa guidelines, kung sino yung mga pwede, kaya malakas ang loob ko na yayain doon si Boss Ivy, kasi sabi nila even yung babae, lalaki, oo, kung ano mang gender mo, pwede ka naman. So kahit first timer, veterano, professional, pwede ka naman doon sa mag-firing. Pero syempre, bawal doon mag-firing ang mga buntis, para naman syempre sa safety pa rin naman nung nung mismong magpa-firing. Alangan naman pag-firingin natin yung mga buntis. Ayan. So medyo excited ako, pero mas lamang yung kinakabahan. So kinakabahan na to the extent na baka mas magaling pang bumaril sa akin si Boss Ivy. Baka mas malalapit pa yung mga tama niya kaysa dun sa tama na gagawin ko. Kaya kailangan nating husayan mamaya. Well, pwede naman natin gawing excuse na malabo yung mata ko kaya hindi nakatama, pero same din eh, malabo rin mata ni Boss Ivy. Tapos baka samahan pa siya ng beginner's luck. Lalo na tayo mayayari doon, lalo na matatalo. Pero the main point is to release your stress and enjoy. Minsan lang makapag firing. So enjoy the experience and moment. Malapit na, nandito na kami sa Araneta. By the way, yan nga palang Wendy's na yan, nung college ako, share ko lang sa inyo, dyan ako nag part-time nun. Yan, yung Wendy's na yan. So, kung di ako nagkakamali, it's year 2008 hanggang 2009. Ha? East Point, nakapasok na kami, so start na kami mag-firing. Ako na nauna para hindi ka bang si Boss Ivy. So sinimulan ko na right after na turuan ako ng mga tamang stance at kung ano dapat mga gawin ng aming ranger officer. Dito naman si Boss Ivy na yung sumalang, medyo kabado pa siya pero no choice na siya, nasa loob na, bakit kailangan pang umatras. So may assistance naman, may tulong ng ranger officer namin, so yan yung unang shot niya. Okay naman, maganda naman yung kinalabasan, so hanggang sa pagtatuloy-tuloy, enjoy na niya, so nawala na yung kaba niya. Ito nga rin palang i-shout out yung range officer namin, so very approachable siya, so hindi ka matatakot para sa pagtuturo niya. Kaya lang nakalimutan ko yung itanong kung ano yung pangalan niya, pero the best, natapat kami sa mabait na range officer. Nung point na yung shotgun na yung gagamitin namin, ayaw na ni Boss Ivy, so ako na yung umubos nung dalawang bala nung shotgun. Medyo malakas yung recoil ng shotgun, pero enjoy siya. Nakakatawa lang, tinitignan namin yung resulta, mukhang tinalo pa ako ni Boss Ivy. Magaganda yung tama niya, sa kanya nasa kaliwa, akin yung nasa kanan. Yun na, natapos na namin ni Boss Ivy yung pa-firing dun sa shooting range. Oo, masayang experience naman. Kaso medyo meron konting love trip, kasi dapat 9mm lang yung sa kanya, tapos sa akin yung .45 caliber. Nagkapalit kami ng nagamit, kaya medyo nakakaano, andaya lang, mas malakas yung nagamit niya. Sana pares na lang kaming kumuha ng .45 caliber. May mga susunod pa naman na time na pwedeng bumalik doon.
masaya siya sa una, lalo na sabi nga kanina ni Boss Ivy, ayaw na nga daw niya kasi mukhang nakakatakot, kasi pagkabago pumasok sa loob, may mga salamin doon, nakikita mo yung mga nagpa-firing sa loob, especially yung sa shotgun. Yung sa shotgun, first time kong gumamit, nagpuputok ng shotgun, malakas yung ano niya, yung recoil, pero sabi nga nung range officer, depende lang yan, nasa tamang stance mo lang yan, na tamang paghawak ng barrel. Hindi mo siya masyadong mararamdaman kung tama yung position ng body mo. Overall, masaya siya, masayang experience. So, kung gusto niyo subukan, pwede kayong pumunta dyan sa Tough Guys shooting range, dyan sa May Liberty Avenue, sa May Cubao. Kung halimbawa naman, magko-commute kayo, pwede naman. Kasi yung bus, pagbaba nyo sa bus, tatawid lang kayo sa kabila, makakapunta na kayo dun sa Liberty Avenue. Tapos, kapag may service kayo, siyempre, mas madali pumunta. Recommended talaga para sa akin, ha, dun sa mga gusto ng medyo extreme experience. Okay siya, kasi kita nyo nga, totoo, matatanggal yung stress ninyo kahit pa paano. Kasi yung enjoyment mo, sa unang putok, medyo kakabahan ka, kaya ang tama mo, medyo pangit. Pero sa mga susunod na putok mo na, okay na, nagsisimula na yung adrenaline nandun na, nag-e-enjoy ka na, tuloy-tuloy na. So kung if ever naman, gusto ninyo magpunta, malaman yung rate nila, yung rate na meron sila ngayon is 500 pesos per head. So meron na kayong 14 shots nung 9mm or kung ano gusto nyo, kung 45 caliber o 9mm plus 1 shot ng shotgun. So kasama na rin doon yung target ninyo na pwede ninyong iuwi. Medyo marami lang din kami nakasabay kanina, pero enjoy naman kasi di naman kami masyadong naghintay na ang matagal. Very unique experience para dun sa, lalo-lalo na yung mga mahilig maglaro dyan ng PUBG, yan, yung mga Counter-Strikes. So masarap, maganda siyang experience. So hindi nyo na kailangan na magdala ng sarili nyong barrel kasi meron naman sila. Basta magdala kayo ng ID. ID talaga ang number one na kailangan nila. Syempre, bawal din sa kanila pumunta doon ang nakainom at saka yung mga under the influence of drugs. Yan. Oo nga pala, shoutout. Gusto ko nga palang i-shoutout si Geoffrey Versosa at saka si Justin Celestial. Dito ko lalagay yung pangalan ninyo. So, sila yung mga nagpapa-shoutout sa akin sa mga last videos ko. Again, bago ko tapusin tong video, kung halimbawa may mga alam pa kayo na pwedeng puntahan, pwedeng pag-adventuran, kainan, o kung ano man na malapit lang dito sa Metro Manila, feel free to inform me. So comment down below na lang. And kung bago pa lang kayo sa channel ko, please like and subscribe. If ever, pwede nyo rin naman siyang i-share. Again, this is your Kervin, your man. Peace and signing out.